Hello mga ka-ITs, kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Ang video na ito ay para lang sa mga gustong magbakasyon sa Pinas. Kaya ginawa ko to dahil may nag-request sa akin at alam nila ay ako'y kagagaling ko lang sa bakasyon at nag-request ang aking mga kaibigan na kung pwede gagawa ako ng video na mula sa Haifa hanggang Tel Aviv, Philippine Embassy. Kung paano pagpunta doon kasi hindi pa nila kabisado. Kumbaga first time pa lang nilang magbalak na magbakasyon. Kaya yun, gagawin ko to para sa request nila. Mag-shoutout muna ako sa kanilang dalawa dahil requested nila to. Shoutout kayo, mega shoutout pala sa inyong dalawa ni Yam ni at saka ni Lita. Ito gagawin ko na para sa inyo. At kung kayo naman ay kabisado niya na ang pagpunta sa Philippine Embassy, maaari nyo lang itong i-skip yung video guys kung ayaw nyo panoorin. Pero kung gusto nyo pa rin panoorin, maraming salamat po. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload. Maraming salamat po! Good morning mga ka-ITs. Nandito na tayo sa Batgalim, Haifa Batgalim train station. Wait natin yung hintay natin yung train na ilang minuto na lang ba? 5 minutes lang. So ito na ang train. By the way guys, dalawang transportasyon ang pwede nating pagpipilian. Itong train at saka ang bus. So ang pinili ko dito sa train kasi mas madali ang train, mabilis, at komportable din. So, dito tayo magsimula. Kung galing ka ng Haifa, hindi ko ay taga Haifa. Dito tayo magsimula sa Haifa, sa Batgalim. Train station. Kung ikaw ay taga Haifa, mayroon kayong tatlong train station na pwede niyong pagpipilian. Unang-una ang Haifa Center or Haifa Merkaz Hasmona. Pangalawa ang Batgalim Station. At ang pangatlo ay ang Haifa Carmel Train Station. So, dito guys, mamili lang kayo kung alin ang sa inyo medyo mas madali para sa inyo. Sa mga nagtatanong sa akin kung kailangan pa ba ng appointment sa Philippine Embassy, ang sagot ko ay wala na. Pwede na kayong mag-walk-in guys. At advice ko sa inyo, kung nagbabala kayong magbakasyon sa Pilipinas, huwag kayong mamili ng schedule na may holiday sa Israel. Kasi ang nangyari din sa akin ay sunod-sunod ang holiday sa Israel, kaya ang hirap kong kumuha ng schedule na open ang embassy. Malapit na tayo guys. Almost 2 hours ang biyahe natin dito sa mula sa Haifa Batgalim hanggang sa Tel Aviv Haagana. Doon tayo bababa sa station na yun. Nandito na tayo sa Tel Aviv Shalom. Ang next niyan ay Tel Aviv Haagana. So guys, nandito na tayo. Tel Aviv Haagana naman.
So nakalabas po tayo sa Haga na Tel Aviv train station. Baybayin natin tong ano na to, daan na to, papunta tayo sa Sherot, kung saan tayo sasakay papuntang Philippine Embassy. Makikita natin ang Sherot, guys. Sherot number 5 sa tabi lang ng Takana Merkazet. Hindi na tayo papasok doon sa loob. Dito lang sa tabi at makikita na natin yung mga Sherot doon. Pipiliin nyo lang ang Sherot number 5 ay papunta yan sa Philippine Embassy. Don't worry, guys, kasi marami naman kayong kasabayan na mga kababayan din natin na magpupunta ng Philippine Embassy. So, guys, dahil wala yung Sherot number 5, dahil nagmamadali ako, oras na. Nahabol ko yung oras. Siguro, mag-taxi na lang ako. Taxi na lang ako para makahabol lang. Mabilis dito ang Sherot number 5 pag Sunday, kasi marami talagang Pilipino na nagpupunta ng Tel Aviv. Kaya nagpupunta ng Philippine Embassy. Ngayon walang gaano. Yun lang ang problema. Gusto ko mag-taxi, hiningian ako 80. Ano sila, hello? Lapit-lapit na lang. A few moments later. Finally, nakikita din ako ng mura-murang taxi. Nakuha ko ng 60. Diba? Nagmatigasan ko kanina kasi 80 yung iba eh. Buti nahanap ko to. Sa pagkakataon na ito ay nasa loob na ako ng Philippine Embassy at make sure na mag-login ka sa kanilang logbook at bibigyan kayo ng OFW information sheet at make sure na alam na alam nyo ang mga details nyo. Okay, mga kaitis, tapos na rin. Umasok ako doon ng 1 o'clock, natapos ng alas 4. Kuha ko na lahat. Yun, pwede na, ready na. I'm ready na to fly. At happy ako dahil nung pagpunta ko sa Philippine Embassy ay hindi na pala kailangan na iiwan ang iyong cellphone sa guard. Dati kasi, bago kami pumasok sa opisina ng Philippine Embassy, ang aming mga cellphone ay iniiwan namin sa guard. At bigla kong naisip na isa pala ako sa mga caregiver na pumirma para mag-petition sa Philippine Embassy na payagan na kaming magdala ng aming cellphone sa loob. Kasi lahat natin ng mga information natin ay nakapaloob doon sa ating cellphone. So, I'm happy na tayo pala napayagan na magdala ng ating cellphone sa loob ng opisina. Dahil nga holiday ngayon, wala talagang masasakyan dito na Sherot. Kaya kung ano, pwede ka mag-taxi. Kagaya sa akin kanina, nag-taxi lang ako pagpunta doon sa ano, kasi hinahabol ko na yung oras. So ngayon, dahil walang taxi dito, talagang diretso tayo doon sa pinaka-highway. Doon na tayo sasakay ng bus, pabalik doon sa Takana Merkazet. So guys, ito madaanan nyo, tandaan nyo yung mga hindi pa kabisado yung papunta ng ano, embassy, yan mga dadaanan nyo to sa tabi lang ng daan. Palatandaan, may circle. Ayan, pero dire-diretso pa rin tayo kasi wala nga tayong masasakyan ngayon, walang Sherot. So, diretso tayo hanggang doon sa highway. So, nakasakay na tayo ng bus 131 papuntang Takana Merkazet, Tel Aviv. Malapit lang naman. Guys, nandito din tayo sa ulit sa Takana Haga na. Hanggang dito na lang, guys, ang video na ito. At sana'y nakatulong ako sa inyo at nagkaroon kayo ng idea kung paano pagpunta sa Philippine Embassy. Ang next natin na video yung i-upload ko, pag-usapan natin ang mga dokumento na dapat nyong dalhin bago kayo pumunta ng Philippine Embassy. At kung ikaw ay bagong napadpad sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang content ko, maaari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload.
Maraming salamat po and God bless.